Pinagtanggol nga mga idol ni JJ Redick itong si LeBron James dito nga kay Stephen A. Smith sa kanilang show. Pero bago yan mga idol ay pag-usapan muna nga natin itong ang bagong owner na itong team ng Phoenix Suns. Sabi niya kasi mga idol nang makuha nila itong si KD na it's not all about nga the winning this year. Gusto nga rin daw nilang manalo sa 2027, 2029 at 2031 na NBA Championship. We're going to try to win all the time. I'm not into the planning to win phase. I'm in the let's win today phase nga daw and let's win tomorrow phase. Yan nga mga idol ang very confident na si Matt Ishbian nang pinag-usapan niya ang championship chances na ito nga ang team ng Phoenix. Well mga idol, eto nga namang mga NBA fans ay medyo pinapakalma muna eto nga ang bagong owner ng team ng Suns. Dahil mga idol, yes pumunta nga daw sa kanila si Kevin Durant. Pero hindi nga daw sigurado kung magtatagal sa dyan. Parang hindi naman daw kilala itong si KD mga idol. Ginawa niya na nga daw sa Golden State yan tapos na itong nakaraan lang sa team ng Brooklyn Nets. So calm down nga lang daw muna. At sinabi nga rin ni KD mga idol nung nakaraan na gusto niya nga daw, maganda nga daw kung dito na siya na mag-retire. Last team niya na ang team ng Phoenix. Pero sinabi niya na rin naman daw ito sa mga nakaraang team na kanyang sinalihan. So hindi pa rin inaalis ni Kevin Durant mga idol ang posibilidad na umalis nga siya dito sa team ng Phoenix. And once na mangyari yun mga idol, I don't know kung itong team ng Phoenix is one of the favorites pa rin na manalo ng championship. Kaya naman daw, stay in the moment ang payo ng mga NBA fans dito nga sa owner ng Suns na si Matt Ishbia. Anyways mga idol, ngayon ipag-usapin nga natin ang pagtatanggol na ito nga ni JJ Redick kay LeBron. Actually, hindi lang si LeBron ang kanyang pinagtanggol mula kay Stephen A, pati na nga rin si Nikola Jokic mga idol. Pero ngayon ang ating pag-uusapan ay patungkol nga dito kay LeBron dahil sinabi nga neto ni Stephen A na kapag nga daw hindi pumasok itong si LeBron James sa playoffs ngayon season ay medyo magiging stain nga daw ito sa kanyang karir. Kumbaga magiging kasiraan nga ito sa legacy ni LeBron. Yan ang pinapanabas ni Stephen A. Smith kapag nga daw hindi pumasok si LeBron James ngayong playoffs. At mga idol, dyan na nga rin pumasok itong si JJ Redick at pinigilan itong si Stephen A. at pinagtanggol si LeBron. Ang unang tinanong niya nung si Michael Jordan nga ba daw ay nasa Wizards at 2 straight seasons siya na hindi pumasok sa playoffs, yun ba daw ay staying sa legacy ni Michael Jordan? Well, naging honest naman itong si Stephen A at hindi niya nga daw yun nakikita bilang stain sa legacy ni MJ. At ganun din dapat daw ang gawin na ito ni Stephen A kay LeBron sabi ni JJ Redick. Dagdag pa ni Redick mga idol, hindi ba nga daw nakita, napanood, na-witness ni Stephen A kung ano ang nangyari sa team ng Lakers sa unang parte ng season? Unang-una pa nga lang daw ay yung bad construction ni Rob Pelinka ng roster ng Lakers ay isa ng factor kung bakit maring hindi pumasok sa playoffs itong team ng Lakers. Isa pa nga rin daw itong injuries ng Lakers at mainly kay Anthony Davis pati na rin yung kanilang mga role players. Napakadami nga daw ng Lakers player na naging out at hindi sila healthy all throughout the season. Kaya malaki ang chance na sila hindi pumasok sa playoffs. Kaya nga daw hindi dapat na maging stain ito sa karir, sa legacy ni LeBron dahil hindi niya naman kasalanan. Ngayon nga nag-average daw siya ng 30 plus points per game at ginagawang lahat para nga ang Lakers ay mabalik sa playoff hunt. Banggit din ni JJ Redick mga idol na ngayon nga lang daw nagkaroon ng magandang roster itong si LeBron nang pagkuha ni Rob Pelinka kay D'Lo, Beasley at kay Vanderbilt kay Bamba in the past 2 years. Kaya nga pinigilan, pinagtanggol neto ni Redick si LeBron James mula nga kay Stephen A. Smith mula nga sa kanyang mga akusasyon na kapag nga daw hindi pumasok si LeBron sa playoffs ay for sure na magiging stain ito sa kanyang karir.